Good day sa inyong lahat. No? So today, we will be discussing or continuing to discuss the truth about our relationship with God. So this will be the lesson 2 of the second quarter. No? So maraming pagkakataon sa buhay natin, we try to look for the things that will make us happy. No? Parang katulad nga ng sinabi ko sa inyo noon, wala namang tao, no? Wala namang tao na nabuhay. Nabuhay para maging malungkot, no? Lahat tayo, lahat ng mga tao ay gusto nating maging masaya, no? So more or less, in this lesson we will try to discover and ponder on the things that we talked about last time na sa Diyos natin mahahanap yung tunay na kasiyahan at kaligayahan, no? So I wanted to start this lesson with ang ganda nung ano nung top nung lessons or nung ng mga bagay na ginawa natin nung nakaraan. We are trying to make our own commandments or own rules to make our lives happy. Now, marami sa atin nagiging masaya pag may pera. Marami sa atin nagiging masaya pag gusto nakukuha natin yung mga bagay na gusto natin. Now, pero Pope Francis gives us another meaning or another way to look at things, no? He gave us 10 commandments for a happy life, no? Let's try to explain them one by one, no? Una, nakalagay doon, live and let live, no? Sa buhay natin, maraming mga bagay hindi nga natin makokontrol, no? Maraming mga bagay na maaaring mangyari sa buhay natin na hindi natin inaasahan, no? Pero he is asking us to live and let live. Hayaan natin, no? Hayaan natin magpatuloy tayo sa buhay, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay kahit na mahirap. Hindi pwedeng na pag nahirapan ka, ihinto ka. Hindi pwedeng pag may pagsubok ang naramdaman, aayaw ka. No? Ang sabi ni Pope Francis, live and let live. No? Hayaan natin ang buhay natin, nadalhin tayo kung saan tayo patutungo. No? And isa sa mga bagay na dapat natin gawin if we are living our life, simulan natin yun sa pagbibigay. Kaya yung pangalawa niyang sinabi doon, be giving of yourself to others. Mahirap magkaroon kung hindi ka marunong magbigay. Your arms or your fist will be closed. Or your fist will be unable to receive anything if your fists are closed. Pag pinagdadamot mo yung mga bagay na meron ka, pag sinusolo mo yung mga bagay na meron ka, pag gusto mo ikaw lang yung meron, nakaganito yung kamay mo. Kahit anong bigay sa'yo ng maranang buhay, ng maraming tao, hindi ka makakatanggap kasi nakasarado yung kamay mo. But if you learn to give, no, if you learn to open your arm or your hands, you'll be able to receive. No? Yun yung pangalawa, no? Pangatlo, sabi doon, proceed calmly in life, no? Maging kalmado sa buhay. Marami sa atin nagwo-worry. We always worry about anything or everything, no? Ano kayang mangyayari bukas? Ano kayang mangyayari? Ano kaya yung mangyayari sa future ko? Yung mga ganun, we keep on worrying, but we forget trusting, no? We forget to trust God, no? Proceed calmly in life, no? Siyempre, paano ka ba naman magiging kalmado kung ang ginagawa mo araw-araw, trabaho, schoolwork or something, no? Sabi doon, no? Sabi ni Pope Francis, have a healthy sense of leisure. So magkaroon ng pagkakataon para maging masaya sa buhay, no? Paminsan-minsan mag-ML na, yan. Paminsan-minsan. Sabi dito, healthy sense of leisure. Lahat ng sobra bawal, no? Kung araw-araw na lang leisure ang ginagawa mo, araw-araw na lang ML na lang ang ginagawa mo. Hindi naman din maganda 'yon. No? Have a healthy sense of leisure, no? More or less paminsan-minsan ay uobra, no? At ito pa, no, isa pang sa pinakamahalaga, Sundays are families, for families, no? Hindi naman tayo masama na magkaroon tayo ng pera, hindi naman masama na gumagtrabaho tayo. Pero let's keep Sunday a holy day with our families, no? Makapagsimba, makapagdasal, makapagbonding. Yung every Sunday, inaabangan ng mga bata yan kasi masarap yung ulam kasi nandun yung nanay at tatay nila nagluluto para sa kanila. Nakakalungkot yung mga magulang mo Sunday, no? Sunday nagtatrabaho pa rin. Nakakalungkot 'yon, no? Tayo bilang mga anak, we make Sundays very special, no, for our family, no? That's one of the best things that we can do for our parents, no? Make it for family day, no? Pang-anim, find ways to employ the youth, no?
Ayan, maraming mga youth ngayon na nagiging active sa kanilang mga social welfares, no? Ayan, maganda 'yan. No? Maging kabahagi tayo. Wala sinasabi kasi nila mga bata pa daw tayo, kaya parang wala tayong say sa lipunan. Ang sabi ni Pope Francis, hindi. We need to employ and empower the youth. No, makialam tayo, pero makialam tayo in a way na makakatulong tayo. Hindi tayo pwedeng makialam na pabigat lang tayo. No, more or less we try to help the society by try to help ourselves, no? Maging mabuti muna tayo in our own way, no? Ngayon, no, napakalakas ng mga bagyong dumarating, napakadaming baha na nakakakitil na ng buhay ng tao, no? Grabe. And that's because of our negligence to protect our nature, no? Hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat. Kaya pa natin 'yang simulan sa ating mga mumunting paraan, no? Isa pa, no, pang-8, stop being negative. Maraming mga bagay na hindi magagandang mangyayari sa buhay mo, no? You are just 16, 15 years old. Marami pang or even 14, no? Marami pang mga bagay na mangyayari sa buhay mo. Pero yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa buhay mo, marami pa ring positives na meron dyan, no? Life without mistakes is not a happy life, no? Ang lungkot ng buhay nang hindi ka nagkakamali, no? Ang lungkot ng buhay na hindi ka nagkakaroon ng kapalpakan. Kasi pagdating ng panahon na nagkakintuhan tungkol sa mga nakakatawang bagay sa buhay mo, pag panay perfect yung nangyari sa buhay mo, nakakatamad magkwento. Yung mga palpak natin sa buhay, nako. That's the best things that we can share, no? Kasi nakakatawa 'yon. Naalala ko meron ako isang estudyante noon, no, senior high school siya. Nag-aaral na siya ngayon sa PATS, and I know he's doing great, no? Tapos, nung nandito pa siya sa matter, nung estudyante pa siya, first year of teaching ko, nabigyan ko siya ng line of 7, no? Sabi ko sa kanya, galit ka sa akin kasi may line of 7 ka. Sabi niya, hindi sir. Sabi ko, okay lang ba yan? Tapos sabi niya, marami rin akong ibang mga line of 7 pa, no? Nung sinabi niya yon, parang medyo na-off ako. Sabi ko, bakit ba niya pinagmamalaki? No? Pinagmamalaki itong mga line of 7 na to. Sabi niya sa akin, sir, huwag ka mag-alala. Pampaganda ng storya ng buhay. Nakakatawa, no? That's being positive in life, no? Yung mga bagay na nangyari sa buhay niya na maaaring ikinainis ng iba, yung mga nangyari sa buhay niya na maaaring nakapag-down sa iba, he tries to see the positive on it, no? Gaganda yung storya ng buhay niya. More or less, he will learn from those mistakes. Hindi ko sinasabi na maokay lang na may line of 7 kayo. Sinasabi ko, you learn from your mistakes, no? You learn from the things that makes you down, no? And because of that, na lahat tayo may pinagdadaanan. We need to respect each other's and others' belief, no? Irespeto natin yung mga bagay na pinaniniwalaan nila. Pwede tayong magkakaiba, no? Pwede tayong magkakaiba ng mga pinaniniwalaan, pero maging magkaibigan pa rin, no? May iba-iba tayong kulay pagdating sa politika, may iba't iba tayong pananaw tungkol sa relihiyon at kahit na ano pa. Pero isa lang ang mahalaga. We need to respect all of them in order for us to attain the number 10, to work for peace. Na? Ang saya siguro ng buhay if everyone will participate or everyone will be doing the same. No? Kung lahat tayo ginagawa itong mga bagay na to. Ang saya at ang dali ng buhay. Kasi, alam nyo yun, it's not being indifferent of the feelings of others, but you're trying to choose to be happy regardless of the things that are happening, that are happening in your life. No? Yun yung pinakamahalaga. No? Pope Francis gives us a different formula about living a life. No, tayo kasi kadalasan iniisip natin pag may pera tayo masaya tayo, pag we have all we want masaya tayo. Pero Pope Francis is telling us something. He gives us another formula. What's that formula? Simply lang. It's a happiness and fulfillment found in the gospel. Found in the life of Jesus, no? No, yung kasiyahan na nakaangkla, yung kasiyahan na naka-base sa gospel at sa turo ni Jesus.
sabi natin, no? Kadalasan nakakasalubong tayo ng mga taong nakakainis. Wala silang ginagawa sa buhay natin, pero pag nakasalubong natin sila, parang sira na kagad yung araw natin, no? Yung mga kapitbahay niyo paglabas niyo nagchichismisan, ayan, no? Yung mga taong paglabas mo sa gate ninyo, tinitingnan ka simula ulo hanggang paa. Ayan. Alam niyo magandang gawin sa mga bagay sa mga taong 'yon, ngitian niyo sila. No, ganun lang 'yon, no? Kill them with your kindness. No, kahit na hindi maganda masyado yung pakita nila sa inyo, gawin nyo yung tama. Mapapagod din sila. No, mapapagod din silang tingnan ka. No, mapapagod din silang i-judge ka, no? So, it's happiness and fulfillment found in the gospel. Sabi doon, no? More or less we try to look at materialism as a source of our happiness. Pag meron akong iPhone 12 Pro Max, no, ayan. Sige, hanggang iPhone 46 talaga 'yan, no? Ayan. Kada may bagong iPhone, gusto mo 'yon. Every time na may bago na namang PS5, ayan, lahat na lang sa story nila, PS5 ang nakalagay, ayan. Kadalasan yun yung nagpapasaya sa atin. Alam, kaya nyo nga minamayde eh. Kaya nyo minamayde, kaya nyo ipinapakita sa social media kasi masaya. Ah, more or less parang gano'n. But God is telling us one thing. You cannot serve both God and mammon. Pag sinabi nating mammon, it means wealth or property. Hindi natin kayang mabuhay na pinagsisilbihan natin ng Diyos at the same time pinagsisilbihan natin yung trabaho natin at yung mga properties natin. Napakahirap no. Napakahirap niyang pagsabayan. You cannot serve two masters. No, yun yung pinakaibig sabihin nito, no? Ang ibig sabihin ba ng Diyos na hindi tayo dapat mag-serve or we will not do love mammons or wealth or possession? Hindi ba ayaw ba ng Diyos, no? Ayaw ba ng Diyos na magkaroon tayo ng pera? Ayaw ba ng Diyos na guminhawa yung buhay natin? Naisipin niyo mabuti, sa dami, katulad na nangyari ngayon, napakadaming bagyo, yung mga hindi masyado maganda yung bahay, kahit nga yung mga magagandang bahay nasira. No? Ay, ano ba ang ibig sabihin ng Diyos doon? No? God does not forbid us to earn and work for ourselves and our family. Hindi madamot ang Diyos. No? Hindi madamot ang Diyos na ibigay mo lang lahat ng buhay at sarili mo sa Kanya. Hindi ibig sabihin ng Diyos na magtrabaho ka sa simbahan at huwag ka na magtrabaho. Ganon, hindi ganon. Ang gusto niya lang ipaalala sa ating lahat ngayon, God is reminding you to put God first above anything else. Na marami sa atin, nagtatrabaho, katulad ko, no? Nagtatrabaho ka hanggang simula Monday hanggang Linggo, na yun sa nakakalimutan mo na magsimba. Nung nasa call center po ako, simula Monday hanggang Sunday, napasok ako. Kasi iba yung sahod pag rest day mo, tapos pumasok ka, parang double pay ka na rin nun. Grabe, grabe ang pera nun. Pero hindi yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. No? It's okay to work. It's okay to earn money. It's okay to buy things for yourselves. Pero you need to understand. You need to put God first. Kasi pag nauuna na, no? Pag nauuna na itong mga bagay na ito, no? Nauuna na yung pera, nauuna na yung wealth, yung fame, more or less nakakalimutan mo ang Diyos. Oo, nagdadasal ka, pero hindi yung dasal na nasa puso, no? Alam mo 'yon, no? Iba 'yon, no? Iba yung mga bagay na 'yon. We need to understand that we need to put God first. Alam ko marami kang module pag Linggo, pero hindi ibig sabihin hindi ka magsisimba. Alam ko marami kang ginagawa pag Linggo, hindi ibig sabihin noon wala ka ng time para sa Kanya. Magsimba kahit online mass lang, no? We put God first in everything that we do, no? Always, no? Paano natin gagawin yon, no? More or less, God is giving us 10 commandments. 10 utos ng Diyos, no? More or less, sabi nga sa joke, di ba? Grabe. Ma, buti pa ang Diyos. 10 lang ang utos. Ikaw, lagpas 10, no? Ayan, no? 10 ang utos ng Diyos, no? 10 utos ng Diyos. More or less, these 10 commandments are given to Moses in Mount Sinai, no? Nandun siya sa tuktok ng bundok. Si Jesus po ang unang namigay ng tablet, no? Ayan. Namigay ng tablet. Hindi ko lang sure kung Samsung or Apple, no? Pero nagbigay siya ng dalawang tablet, no? Dalawang tablet na nakahati, no? Itong dalawang tablet na to, yung 10 commandments ay nahati sa dalawang tablet. The first tablet contains commandment number 1 to 3. No, that commandment 1 to 3 is more or less it's about our relationship with God, no?
And commandment number 4 to 10 is our relationship, no? Commandments about our relationship with others, no? Sana tandaan ninyo, no? Sana tandaan niyo pa ang mga 10 commandments na ito, no? So sana maging ba hindi lang natin to parang first time yung narinig, no? Sana tandaan niyo tong lahat, no? First one, I am the Lord your God, you shall not have other gods besides me. You shall not use the name of the Lord your God in vain. Number 3, remember to keep holy the Sabbath day. No, that's the first 3. No, that speaks about our relationship with God. No, and more or less, the 4 to 10 is honor your father and mother. More or less, pag-aaralan nating mabuti ang lahat ng commandment na to. No, kasi bawat salita diyan, no, bawat salita, bawat mga nakalagay diyan ay may ibig sabihin. Katulad nitong number 4, honor your father and your mother. Pag pinasulat po yung commandment number 4, hindi po pwedeng your father and mother, no, hindi po 'yon. Dapat po your father and your mother. May ibig sabihin po 'yon, no? Because basically binabasag dito yung patriarchal component ng ating society. No, more or less I'll explain that pagdating natin doon, no? Panglima, you shall not kill. You 6, you shall not commit adultery. Number 7, you shall not steal. Number 8, you shall not bear false witness against your neighbor. Number 9, you shall not covet your neighbor's wife. And number 10, you shall not covet your neighbor's good. So more or less ito yung 10 commandments na dapat alam nating lahat, no? So more or less pagtitingnan natin napakadami, no? Ang ginawa ng mga Israelites after Moses, ang ginawa nila kasi ito yung covenant, eh. Ito yung mga bagay na dapat nilang sinusunod, no? Pag hindi nila to nasunod, they are violating the what we call covenant, no? Binaviolate nila. Kaya ang ginawa nila, inisa-isa nila yan. Tapos parang nag-expand siya into 600 rules, no? Napakaraming na parang 600 laws nung mas dumami. Pero nung si Jesus na yung tinanong, no, when Jesus was asked, what is the most important commandment of all? No? Ito yung sinabi niya. Dalawa lang. No? Sabi niya, you shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No? And you shall love your neighbor as yourself. No? Parang ganun din, no? He just summarized the 10 commandments into 2 greatest commandments. Love your God and love your neighbor, no? Yun yung patutunguhan nitong commandments na ito. Yung mga prohibitions, yung mga sin against the 10 commandments. Pag ginagawa natin itong mga bagay na ito, pag ginagawa natin yung sin against the 10 commandments, we are destroying our relationship with God and others, no? Pero pag ginagawa natin mabuti itong mga 10 commandments na ito, we are trying to build our relationship with God and with others, no? So magiging mahalaga na maalaman, no? Kaya kailangan natin pag-aralan itong mga bagay na ito. We need to talk first on the first commandment, no? Alam ko, tandaan nyo naman lahat yan na lahat, no? So, I am the Lord your God. You shall not have other gods beside me, no? For this commandment, it commands us that the one true God should be worshipped and there is no created things to be adored, no? Yan ang sinasabi sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang ating dapat sinasamba. Ang Diyos lamang ang ating dapat worship. More or less. But I want you to imagine your church, your Catholic church. Bilangin ninyo sa inyong mga isip kung ilan ang mga inukit na santo na nandoon. Sabi kasi doon, no created things may be adored, no? Yung mga ibang religion, masasabihin nila, Sir, saglit! Ba't kayong mga Katoliko, meron kayong mga carved images? Kahit kayong mga Katoliko, meron kayong mga iba't ibang imahe sa loob ng inyong simbahan. Di ba sabi bawal yun ayon sa first commandment? Now, I want to answer that, no, in 2 ways. Now, first one, in a very practical way. I want you to look at this. Papamain po ako kung, ayan, hindi. Napakaswerte po nung babaeng nandiyan. Ha? My question is this. What do I love? The picture or the person in the picture? What do you think? Who do I love? The person or the person or the picture? Precisely, the person. Pero more or less, since hindi kayo laging magkasama, since hindi kayo laging nag-uusap, no?
ito yung picture yung nagpapaalala sa iyo nung mga bagay na nagawa sa iyo or yung mga bagay na nag-reason kung bakit mo siya minamahal, no? More or less, yun din yung dahilan kung bakit tayo mayroong mga carved images. It is not that we worship those carved images. Hindi natin sila wino-worship. Ang ginagawa natin, we use them as our prayer aid. No? Yung tulong sa ating pagdadasal. Napakahirap makipag-usap or magdasal, no? Nang wala kang nakikita. Katulad ko ngayon, wala talagang pasok ngayon, pero ginawa ko, nag-record ako. Pero wala akong kausap. Hindi ko alam kung nakikinig kayo dyan, no? Hindi ko alam kung pinakikinggan nyo ako mabuti or pina-vinyo nyo lang to. Pero wala akong kausap. Napakahirap nun. Napakahirap. Ganun din sa pagdadasal natin. Diba? Napakahirap isipin nung Diyos. Napakahirap isipin ni Jesus without using a picture or without using something that will personify kung ano man siya. No? So more or less, we love that person that is in that image and not the image per se. No? So yun yung practical sense. No? That's the practical sense. But before I go further, no? Before I go further, this is the demands of the first commandment. Una, placing God at the center of our life. No? Ang ganda. Katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, you cannot serve both God and Mammon. No? Pero ang maganda doon, habang nagtatrabaho ka, habang binibigay mo yung sarili mo sa pagtatrabaho, that iniisip mo ang Diyos. Ginagawa mo yon para hindi lamang para sa pamilya mo, kundi para sa Diyos. Paano mo gagawin yon? You do your work honestly. You do your work without mediocrity. No? Kayo mga bilang mga estudyante, paano nyo ilalagay ang Diyos sa inyong pag-aaral? Yung pag nag-aaral kayo, hindi kayo nagdadabog. Hindi, nagagalit sa mga teacher nyo. Ginagawa mo yun kasi you wanted to prepare yourself for the future in the help of God. No? Hindi ibig sabihin matalino ka, kaya mo na mag-isa. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. And because of that, you need to put your faith, hope, and love in Him alone. No? Ilagay natin ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, at pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. No? So, yun nga, no? So, si God lamang yung wino-worship natin. Sir, si God lang, eh, bakit ganun? Nagse-celebrate tayo ng feast, no? September 8, we have the birthday of Mama Mary. October 1, we have the feast day of Saint Therese, no? Marami pa tayong ibang mga saints na pinagdiriwang, no? June 29, no? Saints Peter and Paul. Ang dami. February 22, Saint Peter, the chair of Saint Peter. Ang dami nating sinaselebrate. Pero akala ko ba, we put our faith and hope and love to Jesus or to God alone. No? Ito lang po ang dapat malinaw sa atin. In this way, no, we don't worship the saints. No, we don't worship the saints. We just honor them. Ano ibig sabihin ng honor? Kinikilala. Kinikilala natin yung mga magagandang bagay na nagawa nitong santong ito para sa ating pananampalataya. Si Pope Francis, October 4th natin siya sineselebrate. Hindi natin sinasamba si Pope Francis. Ang ginagawa natin, we are using the holiness of of Saint Francis in order for us to be guided in our own life. No? We follow his simplicity. We follow how he prayed to God. No? Ganon. Ganun natin siya ginagawa. No, more or less, we don't worship the saints. We do honor them. No, yun dapat yung malinaw. We honor them. Kinikilala natin sila. Ang tawag natin sa pag-honor natin sa saints ay dulia. No? Dulia. No? That's, hindi dulia bareto. No? Iba yun. No? Julia yun. Dulia. Pag sinabi natin dulia, it is our honor, no? Way of honoring the saints. Is Mary a saint? Of course, no? Saint Mary is a saint. However, she is higher because she's the mother of God, no? So more or less yung pagsamba, pag honor natin sa kanya in a higher level than the saints. So we use hyperdulia, 'di ba? Dulia, hyperdulia, no? That's the veneration that is only given to Mary, no? Yeah, no? So we worship or we venerate her in a higher way, in a different way. Ang tawag doon, hyperdulia. And the worship that is only
proper to God is what we call latria. No, latria. So more or less, yan yung magkakaiba. We don't worship the saints or Mary. We only worship God through latria, no? We honor the saints and we venerate Mary. We call them dulia and hyperdulia. Yun po yung ibig sabihin, no? So more or less dapat malinaw sa atin lahat 'yon, no? Iba-iba, no? Hindi natin we don't pray to Mary. We don't pray to the saints. We pray with Mary and the saints. Kaya nga pag nagdadasal tayo, 'di ba? Pag nagdadasal tayo, Mary Mother of the Church, pray for us, no? Hindi ibig sabihin hinihingi tayo ng tulong kay Mary na ipagdasal tayo sa Diyos. Kumbaga, Mary will become the bridge, no? Will be our bridge to Jesus. The saints will be our bridge to God as well, no? Pero hindi tayo sa kanila nagdadasal. Okay? So dapat malinaw po sa atin 'yan, no? So dulia, hyperdulia, and latria. Now, these are the sins against the first commandment. Unang-una is idolatry. Ayan, no? Pag sinabi natin idolatry, you worship idols, no? Iba't iba po ang klase ng idols. Merong pera, no? Ayan, kung araw-araw mo na lang buhay, iniisip mo na lang pera, idolatry po 'yon. No? Yung too much putting yourself into an idol, katulad ng mga K-pop, yan. Yung tipong binubuhos mo na yung buong buhay mo sa pagsunod dun sa mga idols mo, yan. Idolatry yan, no? So lahat po ng sobra ay masama, no? So idolatry. We put over worship anything other than God. That's idolatry. No, pangalawa, tinatawag nating sacrilege, no? Pag sinabi nating sacrilege, it is violating or misused of sacred things, no? Ayan, yung mga sakristan na pinaglalaruan yung kanilang mga sutana, that's sacrilege, no? Next is simony, no? Ito po ang pagbebenta ng mga bagay na banal, no? Kaya po mapapansin ninyo pag pumunta po kayo sa isang sikat na pilgrim site, meron po doong mga nabibiling mga religious articles, rosary, figurines at kung ano-ano pa, or mga image ng mga saints. More or less, itong mga bagay na to ay hindi pa po basbas, no? Kailangan mo po siyang dalhin sa pare para iyong pabasbasan. Kasi hindi po nila 'yon pwedeng ibenta sa iyo na basbas na, because that will be called simony. Okay? So, dapat po malinaw sa atin iyan. Okay? So, that is the first commandment. Now, let's go to the second commandment. You shall not use the name of your Lord, your God, in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan. Sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. This commandment invites us to revere the sacred name of God. No? Bakit ba kailangan nating irespetuhin itong pangalan ng Diyos? Kasi during the time of the Jews, every time that you put a name into someone else, no, you are saying something about that person. Nang katulad ni Jesus, no? Jesus, the name of Jesus is, the meaning is God saves. No? More or less, sa pangalan pa lang ni Jesus, pinakita niya na sa atin kung ano yung identity niya. He is a God who saves. No? More or less, ganun. Yun yung mahalaga. So, more or less, if you insult, no? If you insult the name of the person, you are not insulting only the name. You're also insulting the person itself. Na ganun po kahalaga 'yon, no? So sobrang mahalaga 'yon. So every time na ginagamit natin sa walang katuturan ang pangalan ng Diyos, binabastos natin ang Diyos. Na? So yun po ang ibig sabihin nun. Pero hindi lang 'yun ang hinihingi sa atin nitong second commandment. Tayo din, no, bilang mga Kristiyano, tayo po ay bininyagan. The second commandment also allows us or invites us to also respect our Christian names. Ang mga pangalan nyo po ay dapat ginagalang at hindi pinaglalaruan. No? Yan po yung mahalaga. Isa pa sa mga bagay na dapat nating maalala dito sa lesson na ito. Hindi po pinaglalaruan ang mga pangalan natin. Hindi po natin yan pinapalit-palitan. No? Ayan. So, wag nyo po akong tawaging cute. No? Ayan. So, more or less, wag nating paglaruan yung ating mga pangalan. No? So, it also invites us to respect our Christian names that is given to us in our baptism.
No? Ano ba yung mga kasalanan against the second commandment? Una, it rejects all the speech against God. Lahat ng mga bagay na sinasabi against sa Diyos ay bawal sa second commandment. So therefore, that person who said that God is stupid violated the second commandment. No? Next, blasphemy. Paggamit, no? Paggamit sa pangalan ng Diyos sa mga walang katuturan. Oh my God! No? Ayan. Pag ginamit natin ang oh my God as an expression, we are doing or we are violating the second commandment. So be careful. Gumamit tayo ng iba nating mga expression. Wag na oh my God, no? So more or less we move away from that, no? Ito pa pangatlo, isa sa pinakamagandang malaman natin. Perjury. You are making an oath without any intention of keeping it. If you're doing that, it is against the second commandment. Gawin na nga ako, pero wala ka namang balak na tuparin ang mga bagay na iyon. Mahal na mahal kita. Ayan. Dalasan yung mga pangakong napapako. So more or less, those are the things that we need to know about our first and second commandment. Goodbye and thank you.